Hello guys, good morning! Good morning sa inyong lahat guys. Meron akong lang isi-share sa inyo at kung meron kayong alam dyan at pwede kayong mag-suggest at pwede nyo i-comment dyan guys kung ano yung masasabi nyo tungkol sa sasabihin ko sa inyo kasi tanong ng tanong ng mga amo namin kapag may party na bakit daw anong sikreto ng mga Pinay na maraming magagandang mga buhok, mahaba, makakapal at hindi maglalagas. Yan ang sikreto natin guys na inaanuhan nila, inahangaan ng mga amo namin dito sa Saudi Arabia. Kaya ang sabi ko guys, ang mga Pinoy ay mahilig sila sa oil, di ba? Ito, mahilig sila sa oil. Kasi ang gamit ko guys talaga, oil mula pa nung pinanganak ako, yung malaki na ako. Ito na yung natutunan ko sa nanay ko, oil maglagay ako. Kahit ano, noon kasi wala pang hindi pa uso ngayon noon ng mga Johnson na oil. Kaya yon ginagamit namin ay coconut oil. Ganyan talagang gamit ko noon guys, yan ang gamit ng nanay ko. Kaya ito ang natutunan ko ang paglaki ko. Tapos, ngayon at nandito na ako sa abroad guys, bago ako maligo, ito yung gamit ko, olive oil. Imasads ko talaga yung buhok ko. After 30 minutes yan, maliligo na ako. Ito ang gamit ko talaga, olive oil, para makapal. Lahat kami dito, maraming nagsasabi dito na marami. Sabi nga ng mga mamo, kapag may party, bakit daw ang gaganda ng mga buhok namin? Sabi nila, bakit ang gaganda ng mga buhok nyo? Ang kakapal, mahaba, hindi man lang manipis, sabi nila. Kasi, sabi namin, kasi madam, kaya ngayon makapal ang mga buhok kasi gamit kami ng oil at saka conditioner din at saka shampoo. At saka number one, most important is maligo tayo araw-araw para malinis, para yung buhok ay healthy. Ganyan ang sinabi namin. Kasi sila guys, hindi naman sila naliligo araw-araw. Hindi naman sila naliligo araw-araw. Iwan ko ba? Basta, siyempre, naka-aircon sila, diba? Ang feeling nila ay malamig lang, ganun. Malamig lang guys ang ano nila, ang feeling nila, kaya hindi sila maligo araw-araw, kaya yan. Alam nyo guys, sabi ko nga sa kanila na nanay ko, ang dami kong ginawa sa kanya para kumapal yung buhok niya at hindi maglagas kasi nasunog na. At saka mahilig kasi siya sa number one kasi na nakakasira sa buhok yung lagi mong pinapa-straight yung buhok mo ng ano ng nung tawag yan, ipariban. Pangit yun. Ako never kong nasubukan ang riban, guys. Sa totoo, sa buong buhay ko. Hindi ko nasubukan ang nagpariban, guys. Pwede pa yung mga anak ko, nasubukan nila magpariban. Ako hindi. Ayoko. Ayoko magpariban, guys. Kasi nakakapagod. Ayoko mainit at saka nasisirang buhok, guys. Yan. Ito lang yung sabi ko nga sa amo ko na gawan ko siya ng garlic, yung balat ng garlic, guys. Yun ang gagawin ko, yung balat ng garlic. Tapos lagyan niya ng dinikdik na tom, tapos lagyan niya ng aloe vera, lagyan ko ng mayonnaise, tapos lagyan ko pa ng, kung walang mayonnaise, yung yogurt, tapos ilalagay ko dito sa buhok niya. Ganun pa rin guys, manipis pa rin kasi siyempre matanda na rin siya kaya hindi na siya makapal. Kaya ito, yung buhok namin, lahat kami dito guys ng mga Pinoy, ako lang pinakamatanda pero at least parehas din yung buhok namin na hindi manipis, hindi maglagas, hindi ano, kahit anong init. Kailangan, i-remedyo mo kung mainit yung tubig. Before ka nagtatrabaho, magpalamig ka para hindi mainit yung tubig. Kasi yung mainit na sobra, maluluto yung buhok guys, masisirang buhok natin. Kaya yan lang ang suggestion ko. Kaya kung mayroon kayong suggestion yan guys, at mayroon kayong alam tungkol sa mga pampaganda ng buhok, pwede nyo rin i-suggest at i-comment yan sa comment down below na i-comment nyo kung ano yung mas maganda pa na gamit nyo para mayroon din akong sasabihin sa mga amo ko. Sa mga amo, kasi nagtatanong sila palagi na bakit daw ang mga Pinay. Kaya proud tayo mga Pinay, kaya magpakabait tayo guys. Kamay-kamay sa mababait. Kamay-kamay sa mga mabait. Magpakabait tayo at lalo tayong kahit pangwang ilong sinasabi nila guys, kahit pangwang ilong, basta mayroon kang proud na mayroon kang hinahangaan nila. Maganda ka na rin sa tingin nila guys. Di ba? Ang buhok ang number one na hinahangaan ng mga Pinoy at saka ugali natin. Pero minsan ako maraging tupak, matanda na kasi guys. Kaya yan, bye-bye. Ingat kayo palagi at shoutout sa inyong lahat na mga hindi umiiwan sa akin. Lady Dreamer, I love you so much. Sana magkita tayo sa Pilipinas. Sana makita-kita sa Pilipinas. At mayroon akong papasubong sa iyo na dates. Maghingi ako sa amo kung marami akong dala na dates. Sana, kung hindi pa ako ma-quarantine, kita tayo na diretsyahan. Kahit lang sa ano, sa
terminal bus ng Victory kasi dyan ako sumasakay. Kung may awa ang Diyos na wala pang quarantine, pero ngayon magulo kasi. Kaya kung tapos na yung quarantine ko, pwede tayong magkita. Yan, ibibigay ko sa iyo yung dates. Marami akong dates na dala. Yun lang ang free. Maraming salamat. I love you all. Shout out sa inyong lahat, mga subscriber ko. I love you all. Bye-bye. Ingat sa mga nanay na maganda. Love you all. Ingat kayo dyan palagi.